isang pribilehiyo po ang tawagin ng Diyos sa simbahang tinawag po niya. Serving God is a privilege. It is an honor. It is a favor. God has given us the opportunity. We could serve God because it was a gracious gift from God. You heard it right, mga kapatid. Isang pribilehiyo po ang maglingkod po sa Panginoon. Isang magandang regalo mula sa Panginoon ang magkaroon ng isang ministeryo. Ano po ba ang ministry? Katulad po ng sinabi ni Pastora Sara yesterday, ministry is meeting the needs of the people through God's power. Ano po ba ang mga pangangailangan ng tao? Ang sabi nga po ni Pastora yesterday din, ang basic needs ng tao ay pagkain, bahay, damit, at tubig. Pero ano nga bang kailangan po ng tao pagdating sa aspeto ng kanyang espiritualidad? Ito po ay ang salita po ng Diyos. Ako po ay narito po sa inyong harapan dahil may nakapag-share din po sa akin ng salita po ng Diyos. May nagtiyaga, may nanalangin, may tumugon sa pangangailangan ko sa aking buhay espiritual. God's word is meant to be shared. In Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." Sa Tagalog version po, "Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya." The fact that Paul is convinced tells us why he is unashamed of the gospel and eager to preach it. Not only in Rome, but everywhere he goes. The reason is that the gospel is the power of God to save everyone who believes. It is the very revelation of the righteousness of God. Bakit nga po ba tayo mahihiyang magbahagi ng Word of God? Eh kung makatanggap nga po tayo ng ayuda galing sa gobyerno, na madalas na ikaw ay dismayado, alam na alam po ito ng buong mundo. Dahil yung iba nagpo-post sa mukhang libro. Facebook po yan. Bakit nga po ba tayo mahihiyang magbahagi ng magandang balita kung ang Diyos ay hindi pumapalya sa pagbibigay ng kaniyang ayuda? Si Jesus po ang matagal nang inaantay ng mga tao. Si Jesus po ang walang hanggang ayuda na ibinigay sa atin ng Diyos. He is our unlimited help. Kay Jesus matatagpuan ang kaligtasan ng tao na kailanman hindi nangungumpromiso. Sa mga taong laging diskumpiyado, gagamitin ka ng Diyos, kapatid, para ito ay maging kumpirmado. Ikaw ang magkukumpirma sa buhay mong patuloy na binabago. Ikaw ang magiging modelo sa mga taong wala pa kay Kristo. In Matthew chapter 7, verse 21, "Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit." Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban po ng Diyos ay makakilalang mga tao at magkaroon po ng maayos na relasyon sa Panginoon. Kung ikaw ay magiging matapat sa bagay na ito, kapatid, ang Diyos po ay may pangako that He will be with us until the very end of the age. Sino po ba dito ang gustong makaranas po ng pangako po na yun? Na lagi po tayong sasamahan po ng Diyos. Dahil kapag kasama po natin ang Panginoon, ano ng pag-iingat niya? Andun po yung pabor. Andun po yung pagpapala
At andun po yung katagumpayan ng tao. Amen po ba? Maraming mga tao ang hindi pa ang alam papunta ng langit. Ang Diyos ay ang hindi po relihiyon ang patungo sa Ama. Amen po ba? Hindi mabuting gawa, hindi ang binyag. Amen po? Hindi ang pagsusumikap natin, mga tao. Si Jesus lamang ang daan patungo pong langit. Tandaan po natin na ang kaligtasan po ay biyaya po ng Diyos. Ito po ay kaloob ng Diyos. Ito po ay libre. Amen po? Hindi mo na kailangan dagdagan pa. Hindi mo na kailangan gawin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo dahil si Jesus ay sapat na at higit pang kabayaran. Jesus has already paid our sins, debt fully. Our debt has been overpaid because of Jesus Christ. Marami pong hindi nakakaalam na tayo po ay overpaid pa sa ating mga kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus para po sa ating lahat. Bakit nga po ba tayo mahihiya ipakilala si Jesus? Si Jesus na nagbata ng hirap sa krus upang ang tao po ay makabilang sa pamilya po ng Diyos. Ginawa po ni Jesus ang kanyang misyon. Ang tanong, willing po ba tayo ipagpatuloy ang misyon na yon? Huwag po natin ikahiya ang magbahagi po ng magandang balita. Dahil yun lamang po ang natatanging paraan para hindi po maputol ang bagay na kanyang nasimulan. Huwag mong hahayaan na maputol sa iyo ang misyon ng Diyos. Pakisabi po sa sarili nyo. Sabihin po natin, huwag mong hahayaan na maputol sa iyo ang misyon ng Diyos. Sabi nga po ni Pastora Sara yesterday, na pinasa na sa atin yung burden sa mga kaluluwa. Dahil walang ibang ginawa si Jesus kundi magmisyon, walang ibang inisip si Jesus kundi ang ilapit ang mga tao sa harapan ng Diyos. Every time na hahayo ang Panginoong Jesus, habag at awa ang nararamdaman niya sa mga tao. Kaya bago pa po siya umakyat ng langit, nag-iwan po siya ng utos. At yun ay ang ipangaral, ang mabuting balita sa buong mundo. Hindi lang po yung utos yung iniwan niya, kundi yung misyon. Pinasa po sa atin yung misyon. Pinasa po sa atin yung bigatin na maidala ang mga tao sa paanan ng Panginoon. Sabi nga po ni Pastor Marlon Bihona na tayo ay may misyon. Huwag mo sanang mamiss yun. Huwag po natin i-ignore ang Great Commission ng Diyos. Bagkos bigyan po natin ng pansin. Bigyan po natin ng halaga, ng prioridad na ang tao ay makakilala sa Panginoon. Because mission is an opportunity. Opportunity to bring back the glory to our gracious God. Amen po. Tinuturuan po tayo ng ating mga pastor na sa tuwing dadaan po tayo sa kagipitan, mas lalo pa po tayong magbigay. Kung tayo po ay dumadaan sa problema, mas lalo pa po tayong lumapit sa ating Panginoon. At kung tayo po ay dumadaan sa takot, sa hiya, sa pagbabahagi po ng salita po ng Diyos, mas lalo pa natin i-encourage ang sarili po natin. Mas lalo pa tayong maging courageous, maging matapang sa pagpapakilala kay Jesus sa mga tao. Dahil kailangan makita ng Diyos ang katapangan at katapatan sa ministeryong pinagkakatiwala niya po sa bawat isa po sa atin. 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind." Sa isang event po ng BNI, kung alam niyo po yon, Business Network International, these are a group of business owners
businessmen and women na sa iba't ibang industriya po ng negosyo. At ako po ang napili maging representative ng kumpanya po namin that time. At noon time po na sinabi ng speaker na isa-isang magsasalita sa harapan at ipakilala ang business na ino-offer, ako po ay kinabahan. Hindi ko po alam kung paano ito sisimulan. At noong time na tinawag po ako para magsalita, pinakilala ko po ang aking sarili bilang isang born-again Christian. At doon nagsimula po ako mag-share sa mga malalaking tao, sa mga foreigners, at sa mga kilalang tao sa business industry. Hindi ko alam kung bakit ako napunta doon. But I believe the Lord has made everything for its purpose. After po nung nag-share ako patungkol po kay Jesus, maya-maya lang tinawag po ako ulit para mag-speak about Word of God. Praise the Lord. Hindi po ako naging reluctant the time, but I grabbed the opportunity to share the good news of Jesus Christ. Dahil ito ang pinaka-ultimate na trabaho po natin bilang mga lingkod ng Diyos, ang magbahagi po ng kanyang salita. Secondary na lang po yung mga trabaho po natin. Amen po ba? In Matthew chapter 10, verse 33, ngunit ang sino mang ikahiya ko, ako sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Wag na wag po natin ikakahiya ang pag-share ng salita po ng Diyos. Dahil one day, ayaw rin natin na ikahiya po tayo ng Diyos. Amen po. Ang sabi po ng mga pastor po natin, ang purpose, bakit tayo po ay nabuhay sa mundong ito, para sabihin sa mga tao na mahal ka ng Panginoong Jesus. Naalala ko one time na nagpunta ako sa bangko para mag-deposit. Sa loob ko may nagsasabing sharean ko po yung teller ng bangko. Kaya kinausap ko yung teller at ang sabi ko po sa kanya, mahal siya ng Panginoong Jesus. Bigla na lang po tumulo yung luha niya at patuloy ko po siyang sineran. At ang sabi niya, gumaan daw po yung dinadala niya. Kailangan mong ilabas sa labi ang salitang mahal ka ni Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus loves you. May something po sa mga salita po na yan. Makapangyarihan po ang pag-ibig po ng Diyos. Once na nakakilala ka sa Panginoon, malaman mo ang pag-ibig niya, parang baso na nag-uumapaw. Hindi pwedeng hindi lumabas sa iyo ang pag-ibig ng Diyos because you cannot contain it. Kaya huwag po natin itago sa kwarto natin. Huwag po natin ikandado sa bahay ang gospel ng Diyos. Huwag po natin ipagdamot ang magandang balita, ang mabuting balita. Because God's word is meant to be shared. Kailangan ilabas sa mga labi po natin upang marinig ng tao ang pag-asa, ang tulong, ang kaligtasan, ang pag-ibig po ng Diyos na matagal na pong ibinigay. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang mga bagay na mahalaga sa Kanya. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang mga bagay na mahal niya. At kung bubuksan po natin ang puso ng Diyos, siguradong makikita mo ang mga tao na labis-labis siyang minamahal. Ikaw at ako. Ang pagkakaroon po ng lisensya ay isang pribilehiyo dahil hindi lahat po ng marunong magmaneho ay lisensyado. Kahit ang mga drivers po ay kailangan maging maingat sa pagmamaneho dahil may posibilidad na kung hindi sila susunod sa rules, sa batas trapiko, maaaring matanggalan sila ng pribilehiyo, ang lisensya. Ang lisensya ay katulad ng ministry. Ito ay isang pribilehiyo
kailangan nating ingatan. Dahil ito ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Naalala ko po yung sinabi po ni Pastora Josie nung nag-speak po siya sa Valenzuela Church. Nung time po na yon, ang sabi niya po, kung hindi ka kayang paalisin ng kaaway sa paglilingkod, huwag mo hahayaan na ang Diyos ang siyang mag-alis sa'yo. Hahanapin ng Diyos ang katapatan po natin, mga kapatid. God is not looking for ability as much as availability. Availability means using our abilities well, looking at our lives from God's point of view, and living things out according to His ways. It's not your ability, kapatid. It is your availability that determines how God will use you. Hindi natatapos ang ministry sa paggigitara, sa pagpapaawit, sa pagtuturo sa loob ng simbahan. At hindi matatapos sa pag-aten-aten lang po. Hindi po matatapos ang ministry sa loob ng church bagkos kailangan ilabas ang church sa mga taong nangangailangan kay Kristo. Because church is not only a place, but you are the church. Because church is a body, a family with blood, ties through Jesus Christ. In 1 Corinthians chapter 9, verse 16, Paul says, "For if I preach the gospel, I have nothing to boast about, for I am under compulsion, for woe unto me if I do not preach the gospel." Sa Tagalog version po, kung ipapangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong maipagmamalaki sapagkat ito ay tungkulin na iniatang sa akin kay saklap ng sapitin ko kung hindi ko ipapangaral ang ebanghelyo. Sa ibang version po, sumpain ako kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. Sa Diyos po na nagmumula ang pagpapala at ang gusto po ng Diyos ay pagpalain niya po tayo. Patuloy na bigyan po natin ng dahilan ng Diyos para tayo po ay pagpalain. At wag na wag po nating bibigyan ng Diyos ng dahilan para tayo po ay sumpain. Huwag po natin ikahiya na ipangaral po ang mabuting balita. Sige po tayo, bago po tayo mag-close, tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Lord, maraming salamat po for this wonderful afternoon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa bawat isa po sa amin. Patuloy na bigyan mo kami ng lakas, ng tapang, Panginoon, na ibahagi ang mga salita mo. Turuan mo pa kami maging tapat sa mga pinagkakatiwala mong misyon sa bawat isa po sa amin. Ikaw ang patuloy na pamaparangalan ngayon at kailanman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. God bless po sa ating lahat and good afternoon.